Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw po sa inyong lahat. So muli po, nandito naman tayo sa ating channel upang makapagbigay sa inyo, syempre, ng mga tips o mga pamamaraan na pwede nating magawa kahit hindi po tayo mga technician naman po. Base po sa aking nalalaman, pwede ko po kayo bigyan ng mga idea para po mag-maintenance ng mga sarili nyong equipment kung meron po kayo na po. At syempre, kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, comment, at pindutin na lang subscribe button at saka notification bell para po lagi kayong updated sa bawat video na ina-upload natin na po. So muli po, samahan nyo ako sa aking panibagong video at ipapakita ko sa inyo yung halaga nitong pressure switch ng ating air screw compressor ano po. So papakita ko po sa inyo yung mga video o yung video nito kung ano talaga yung pinagagamitan nitong pressure switch sa ating air screw compressor ano po. Lahat po ng compressor, kahit po yung maliliit, meron po nito. Pero bago po syempre yon, galing po tayo ng Masbate. Nagserbisyo po tayo doon sa ating trabaho. So dumaan po kami sa mga restriction o protocol ng lugar na yon. So kailangan po ninyong makipag-coordinate sa bayan ng Masbate or sa LGU ng Masbate bago po kayo magpunta ng Masbate. Dahil hindi po kayo mapasukin sa lugar na yon o hindi kayo makaka-entry at hindi rin pa kayo pabababain ng barko kapag hindi po kompleto ang inyong travel documents. So, ano-ano yung mga kailangan? Siyempre, doon yung pumalalaman sa Masbate LGU. Ano po? Unang-una, siyempre, yung RT-PCR kapag ka hindi po kayo bakunado. So, yun nga pala. Salamat. Maibibigay ko lang yung aking experience. Tayo po ay may first dose na ng bakuna. Yes! Kahit pa paano, safe na po tayo at may first dose na po tayo. So, 2 days po akong nagtsagang pumila. So, yun po. Yung pagtsatsaga ko po ng 2 araw sa pagpila. So, nagkaroon po tayo ng first vaccine sa lugar po ng Quezon City. Ano po. So, nagpapasalamat po ako sa buong Quezon City LGU dahil po unang-una kahit marami pong tao, ang QC LGU po ay buong puso nilang ginagawa yung trabaho nila para po sa ating mga mamamayang Pilipino. Ano po. So, nagaya po ng naging first vaccine ko. So, muli po, maraming salamat po sa Quezon City LGU. Maraming salamat po. Shoutout po sa kanila. Oh my God! Wow! So, medyo safe na ako dahil yung aking commander ay fully vaccinated na. Galing! So, ako na lang po. Dahil tayo po nagta-travel, kailangan po natin ng sapat na pagkakaroon ng maayos na katawan. Kasi marami po tayong napupuntahan lugar, marami tayong nakakasalumuhan na tao. So, kailangan po natin maging fully vaccinated kagaya po ng mga total eh. Tsaga lang naman po ang kailangan. So, yun po. Thank you po. Thank you po. At nagkaroon ako ng first dose. So, balikan po natin yung ating video. Mabanggit ko po ulit yung Masbate. So, galing po tayo doon nung lakad po namin. Talagang hindi ko in-expect kasi biglaan. Ang sinusunod po kasi namin yung RT-PCR namin. So, baka abutin kami ng expiration. Kaya yung driver ko, yung kasama ko, mamadali na kami umalis nung araw na yun. Wednesday. So, kalakasan ng ulan. Papakita ko sa inyo yung ano, yung before and after, o yung pagpunta namin doon at saka pag-uwi namin, kung ano po talaga yung klase ng panahon at ano yung itsura nung panahon na yon sa video na to na ipapakita ko sa inyo. Yung intro ng video ko
yan po yung aming pinuntahan at yan po yung aming lakad. So, tingnan po muna natin yung ating video.
So ayan, dito man po tayo sa ating topic talaga, yung ating air screw compressor pressure switch. So ito pong pressure switch na to ay napakahalaga, makikita nyo po yan. Oh. Ayan. So yan po, yung nung hindi ko pa siya kinakalas, ganyan yung pagkakabit niya dyan sa airman na yan. Napakahalaga po ng pressure switch na yan. Kasi kapag may problema po yan, hindi nyo po mapapa-under yung inyong compressor. Kahit anong gawin nyo po, hindi po a-under yung inyong compressor. Hindi po mag-go-on ang inyong susian sa inyong air screw compressor. Ano? Walang intindihan itong pilipitan dila. So, malalaman nyo lang kung may problema yan. Kapag binaybay nyo yung susian, papunta po dyan, mayroong wire po yan. Dyan nyo po makikita kung saan nakakonect yung wire na yon. Dahil ako po nag-trouble, ganito pong ginawa ko. Chinek ko yung mga relay. Lahat po ng relay na yan, isa-isa ko, bago ko po nalaman na yung mismong pressure switch ay may problema. Yun po yung ating importante. Yan, importante po yan. Ano? So marami pong klase itong pressure switch na to. Ano po? Meron din po yan dun sa mga portable air screw compressor, yung maliliit. At meron din po yan yung sa water pump, makikita nyo. So ipapakita ko po sa inyo yung mga pagkakaiba. Pero ilan lang po to sa mga makikita nyo, regular na makikita nyo sa mga maliliit na compressor na po. So ito po yung kanyang itsura. Ano po? So ayan po yung itsura nya. Sa mga maliliit po, makikita nyo, meron po yan na connection ng wiring. Ano po? Meron yan apat na pinagkakabitan ng mga wire. So may nakalagay dyan isang motor at isang line. So ibig sabihin po, yung linya po ng kuryente at saka yung papunta po ng motor. So yun po yung pagkakaiba. Pero dito sa ating screw compressor, yung air screw compressor natin, ganito po yung itsura nyan. So meron pong pinaka tatlong wiring connection yan. So makikita nyo po dyan yung isa, blue, red, tsaka orange, black, at tsaka yung pure na orange. Yun po yung wiring yan. So normal po na makikita nyo itong mga ganito sa mga air screw compressor. Ano po? Lahat po ng air screw compressor meron pong pressure switch. Yan po yung nagpapaandar o nagbibigay ng indikasyon para magpaandar sa inyong mga susian. Kung meron pong susian yung inyong air screw compressor. Ano po? So yun lang po.